Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakibalita nga itong si Analyn dito sa kanyang mga kaibigan na dumalaw nga dito sa East Ridge. At ang sabi naman dito ni Ivan at Karen na hindi daw napapadpad itong si Zoey at Dr. Tanyag doon nga sa FX dahil nagtanong itong si Analyn na hindi ba daw nagpa-therapy itong kanyang ama doon nga sa FX. At ipinagtataka nga nila dahil wala naman ni anino nga ni Zoey at Dr. Tanyag na pumunta nga doon sa FX. At nagtanong itong si Doc Yula kung hindi ba daw tumawag itong si Zoey. At ang sagot naman dito ni Analyn na binablock nga itong si Analyn. Kaya alam na niya na hindi pa talaga nakakabalik ng Pinas ang kanyang ama at itong nga si Zoey. Sa kabilang banda, tila nga nagtataka na rin itong si Analyn sa mga ipinapakita nga ni Carlos dito nga sa kanyang ina na si Lynette. At hindi na nga nakatiis itong si Analyn nang ibigay ni Carlos ang pagkain na para daw dito kay Lynette. At diretsahan nga na nagtanong itong si Analyn dito kay Carlos kung may gusto ba daw ito sa kanyang ina. At hindi naman agad-agad makasagot itong si Carlos Benitez. At baka hindi niya ito aaminin dito kay Analyn dahil may iba palang motibo itong si Dr. Carlos dahil nga sa sikretong nalaman niya na itong si Zoey ay ang kanyang anak. At dahil gustong makabawi ni Dr. Carlos sa mag-ina na Analyn at Lynette, kaya pinakitaan niya ito ng maganda upang kahit sa ganon ay makabawi siya sa mga ginagawa naman dito ni Zoey dito nga kay Analyn. At napag-usapan din ni Nerissa at Moira ang pagtulong nga dito ni Carlos kina Lynette at Analyn. At imposible nga daw na magkakagusto pa itong si Carlos dito kay Lynette. Dahil alam naman niya na ito ngay si Lynette ay disgrasyada at ito na nga ang si Analyn. At hindi naman malabo na magkakagusto muli ito nga ang si Dr. Tanya kapag nakabalik nga ito dito nga sa bansa. Kaya yan po ang ating patuloy na pakahihintayin. Samantala, tila nagiging mabait na nga itong si Dr. Lendon Javier dito nga kay Analyn Santos. At wala pang balak nga ito na pakawalan itong si Analyn upang makauwi na daw sa tahanan. At tila din hindi nagsiselos itong si Regan sa mga ipinakita ni Dr. Lendon dito naman kay Analyn. At napag-usapan nga nila ang tungkol nga kay Harry kung sino nga ang mas matimbang dito kay Analyn. At hindi naman agad-agad makasagot itong si Analyn sa mga katanungan naman dito ni Regan. Sa kabilang banda ay hindi pa rin tumitigil na umaasa itong si Analyn na magkikita pa rin silang muli ng kanyang ama na si Dr. Tanyag. At hindi rin magtatagal ay magsawa nga itong si Zoey doon sa US dahil may ina din siya dito sa FX na namimiss na nga raw niya. At dahil dito, mapilitan nga silang bumalik ng bansa at dito na yan. Magkakaroon ng problema itong si Zoey kasabay ng pagbabago nga dito ni Lynette at Analyn dahil gagawin lahat ni Analyn upang makabawi naman siya dito sa kanyang ama na ipinagkait din dito ni Zoey. Kaya paghandaan ng maigi ni Analyn ang muli nga nilang pagkikita ni Zoey kapag nagkataon na makabalik nga ito sa bansa. Dahil sulong-sulo na nga ngayon ni Zoey ang pangangalaga ng ama ni Analyn na si Dr. Tanya dahil ayaw daw niya na may kahati na pagmamahal dahil hindi nga nagawang tanggapin itong si Zoey ni Carlos Benitez. At alam din ni Zoey na sa East Ridge nga nagtatrabaho itong si Analyn kaya parang gumanti na rin itong si Zoey upang hindi niya makasama ang kanyang ama gaya ng ginawa din ni Carlos Benitez na hindi rin nakasama dito ni Zoey. Kaya gantihan nga ang labanan dito lalo pat magkakaroon na nga ng paghihiganti itong ang Selinette at Giselle dito nga kay Moira. Kaya yan ang ating pinakaabangan kung anong ang pagbabago dito ni Lynette na ating subaybayan dahil kinain ng galit ang puso nga dito ni Lynette dito kay Moira. Yan lang po aking karagdagang latest update at marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, bye-bye!